Welcome sa ating channel, Chemistry. Ngayon, ating tatalakayin ang tungkol sa paglikha ng Diyos sa tao. Kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming mga bagong i-upload na video na tulad nito. Ngayon, susuriin natin ang paglikha ng Diyos sa tao. Ang tatalakayin natin ay ang unang tao sa daigdig bago pa likhain sina Adan at iba. Ang Genesis chapter 1 at ang Genesis chapter 2 ay magkaiba po sila tungkol po sa paglikha ng tao ng Diyos. Hindi po sila iisa. Ngayon, umpisahan na natin. Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala ng mga isda sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Verse 27, "Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae." Verse 28, "At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, 'Magpakarami kayo at punuin ninyo ang ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa.'" Verse 29, "Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo." Verse 30, "Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Verse 31, "Pinagbasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw." Ngayon, dito sa verse 26, hindi talaga totally na nilikha ang tao. Kasi, mula nang likhain ang daigdig o ang planetang Earth at ang buong kalawakan, naitala sa Biblia, ay nasa 6,000 to 7,000 years pa lang ang nakaraan. Pero ayon sa mga eksperto tungkol sa natuklasan sa mga nakaraan, ang daigdig o ang planetang Earth ay tinatayang nasa 4.5 billion years na ang nakakaraan. Wala pa po sa 1/8 ang taon mula nang likhain ng Diyos ang daigdig o ang planetang Earth at sa buong kalawakan ayon sa Biblia. Ngayon, mapapatunayan na meron ng mga taong namumuhay sa daigdig o sa planetang Earth bago pa maitala sa Biblia ang paglikha ng daigdig o sa planetang Earth at sa buong kalawakan. Ito ang patunay na may mga nilalang na namumuhay sa daigdig o sa planetang Earth. Ang giant skeleton ay natagpuan ng magkapatid na sina Ernest at Chester Philip sa Wisconsin, US. Ito ay may tangkad na 9 feet at tinatayang nasa 80,000 years na ang nakalipas. Ngayon, kung babase tayo sa paglikha ng Diyos sa daigdig o sa
planetang Earth at sa buong kalawakan, bah, di hamak na mas matanda pa o mas nauna ang mga buto na ito kumpara sa paglikha ng Diyos sa daigdig o sa planetang Earth at sa buong kalawakan. Meron pa, ang tinatawag na Turkana Boy, tinatayang nasa 7 to 11 years old. Ang fossil age ay tinatayang 1.5 million years old na ang nakalipas. Ang kanyang tangkad sa 11 years old halos umabot ng 6 feet. 11 years old pa lang umabot na ng 6 feet. Ang Australopithecus na buhay ng 4 million years ago, pinatunayan ng mga DNA analysis na nagkaroon ng interbreeding sa pagitan ng modern humans, Neanderthals at ang mga hominin na tinatawag na Denisovans. Ito aniya ay nangyari humigit kumulang ng 100,000 years ng nakaraan. At mismo dito sa ating bansang Pilipinas ay may nahukay ng mga buto sa Kalinga Province. Ito ay ang Homo luncinensis, humigit kumulang na nasa 50,000 to 67 years na nang nakaraan. Ngayon, ang lahat ng mga nahukay na mga buto ng mga higanteng nilalang ay hindi tumpak o pasok sa 6,000 to 7,000 years mula nang likain ang daigdig o ang planetang Earth at sa buong kalawakan. Sa The Book of Enoch ay mayroon tayong mababasa tungkol doon sa mga bumababa ng mga anghel dito sa kalupaan ng planetang Earth. Sa pag-aaral, hindi talaga itong mga anghel na mga espiritual. Ito'y mga hukbo ng mga taga-malalayong kalawakan. Marahil na pag-utusan ito o napagkasunduan ng mga ninalang na ito na maglakbay sa kalawakan at bumaba sa kalupaan ng planetang Earth. Ayon sa The Book of Enoch, Kabanata 6, bilang 6, at silang lahat ay 200 na siyang bumababa sa panahon ni Jared sa tuktok ng bundok Hermon at tinatawag nila ito ng bundok Hermon dahil sila ay sumumpa at binigkis ang kanilang sarili sa isang pinagkaisang kasunduan dito bilang 7. At ito ang pangalan ng kanilang pinuno, Samlasal, kanilang pinuno, Arakiba, Rabil, Kokabil, Tamil, Ramil, Daniel, Ilikil, Barakihal, bilang 8, Asasil, Armakos, Batakil, Ananil, Sakwil, Samsapil, Satakil, Turil, Jumhail, Seril. Ito ang kanilang hepe ng sampuan. Ang paglalarawan ng pagbaba ng mga nilalang na ito ay sabay-sabay at sa iisang lugar lamang. Ibig sabihin, nakasakay ito sila ng isang uring sasakyang panghipapawid. At sa bundok na ito, bumababa na kung saan si Moises ay pumupunta o umakyat kapag kinakausap niya ang Diyos. At kapag bumababa
ang Diyos dito sa bundok na ito, ang Diyos ay bumababa sa haliging apoy at nauuga ang buong kalupaan at lumalabas ang makapal na ulap. Hindi kaya na ang nakita ni Moises na haliging apoy ay nagmumula sa isang sasakyang panghipapawid at nagdudulot ito ng pag-uga ng lupa at lumalabas ang makapal na usok. Ngayon, kung i-imagine natin, ay isa talaga itong sasakyang panghipapawid. Pero ang The Book of Enoch at ang panahon ni Moses ay lumalagay lang na nasa 6,000 to 7,000 years pa lang kumpara sa mga buto ng mga higanting nilalang na umaabot na ng milyong taon na ang nakalipas. Malinaw na bago pa bumaba ang Diyos na may likha kay Adan at iba, marahil nagpanikpanaog na ang mga ninalang na ito dito sa kalupaan ng planetang Earth. Dahil makikita, ayon sa Genesis chapter 1 verse 11, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. Dito, mapapansin mo na para bagang inoobserbahan ang kalupaan ng Earth kung kaya bang mabuhay ang mga halaman at mga puno. At nang makita ng mga ninalang na ito na tumutubo nga ang mga halaman at puno, na sila ang may dala. At paglipas ng maraming mga taon, nagluntian ang paligid ng planetang Earth. At dito na, sinasabi na ng Diyos na tirhan ng mga may buhay ang planetang Earth sapagkat nakahanda na ang pagkain ng mga ninalang na kanilang dadalhin o ibaba dito sa kalupaan ng Earth. Dahil kung pansinin, tugmang-tugma ang mga taon ng mga nahukay na mga buto ng malahiganting nilalang at sa mga malahiganting ding mga buto ng mga hayop, ibon at mga isda, magkakalapit ang mga taon ng mga ito, parehong nasa tinatayang million years o billion years na ang mga nakalipas. Maging ang karagatan ay nasa million years na rin. So, alinaw na ang mga nilalang na ito ay hindi likha ng Diyos sapagkat napakalayo ang agwat mula sa paglikha ng Diyos sa daigdig o sa planetang Earth at sa buong kalawakan, nasa 6,000, 7,000 years pa lang. So, hindi ito ang sinasabi sa Genesis chapter 2 tungkol sa paglikha ng Diyos kay Adan at Eva. At ang mga ni malahiganting mga buto na mga nilalang na ito ay nagkalat na sa buong sulok ng daigdig na mas matanda kaysa paglikha ng Diyos sa daigdig o sa planetang Earth at sa buong kalawakan. Ang mga butong ito na mga malahiganting nilalang ay hindi mga pangkaraniwang nilalang ayon sa mga eksperto. Sa madaling sabi, sila ang tinatawag ng sangkatauhan na Diyos o mga Diyos. Ngunit, isang uri itong mga Diyos na mga mababang lang kumpara doon sa mga katastaasan. Kaya bago pa sumulpot ang tao sa daigdig o sa planetang Earth, ang mga Diyos muna ang naninirahan
dito sa kalupaan ng earth. Sa kanila nagmula ang mga halaman, isda, ibon at hayop. Marahil dinagdagan na rin nila. Sa panahon na ito, hindi pa nila nagawa ang tao. Billion o billions na ang nakaraan. Noong 1912, sa Memphlosi, sa South Africa, isang hunter na nagngangalang Stoffel Kutse ang nakadiskorbe ng isang napakalaking bakas ng paa na mahigit kumulang 1 metro ang sukat. At ayon kay Michael Tallinger, isang scientist at researcher, ang bato kung saan makikita ang bakas ng paa ay tinatayang nasa 200 million to 300 billion years old na. Sinasabi na ito ay hindi galing sa paa ng tao, kundi katulad ng giant humanoid. Kaya tinatawag nila itong footprint of God. Footprint of God. Kung susukatin ang higanting ito, maaring nasa 27 feet ang taas. Ayon sa ating nabubuong impormasyon at ayon sa Biblia at ayon sa The Book of Enoch at sa kaalamang pangsinsya at sa matematika, malakas ang patibay sa mga nilalang na ito na hindi ito nilikha ng iisang Diyos na naitala sa Biblia. Dahil nakumpirma na natin ang bawat taon ng daigdig o sa planetang Earth at sa buong kalawakan na mayroon lamang na 6,000 to 7,000 years na. Nakumpirma na rin natin ang edad ng mga malahiganting nilalang na ito sa pag-aaral ng mga sinsya ay nasa billion years na ang nakaraan. Lumalabas na nagpanik-panaog na ang mga ninalang na ito dito sa kalupaan ng Earth na kung tawagin ng sangkatauhan na Diyos o mga Diyos. Ang mga ninalang na ito ay hindi sila ay tinatawag na fallen angel o Nephilim. Sila ang mga ninalang na nagmula sa malayong kalawakan at taglay ang may mataas na antas ng kaalaman na hindi lubos mauunawaan ng mga sinaunang tao. Sila ang tinatawag na Diyos o mga Diyos. Ang mga malahiganting nilalang na ito ay balanse sa mga malahiganting mga hayop na kasama nilang namumuhay dito sa kalupaan ng Earth. Hanggang dito na lang, Chemistry. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam!